sabi mo kay Kuya. Ay, napakabait. Ganun lang siya mag-smile. Pero nang diniscuss ko yung tissue box, sabi niya, katatapos lang po ni Yhan sa meeting with our client, and then bigla siyang na-shock dahil walang nagsabi sa kanya na ang imimit niya pala ay isang Koreano. Lumugo talaga. Sabi ko, nung pag-upo ko, kasi dalamay ko, huli. Hindi ko alala. Tapos sabi niya, yes. Biglang na gano'n ang ano, yung Korean. Sabi ko, bakit? Nagsabi sa akin. Buti nga, napakabait ng bride. Tapos kayo, guys! Itina-translate niya! Itina-translate ng bride! Sabi ng bride, oo, kaya hindi siya nakakaintindi ng Tagalog. Sabi ko, ay gusto yan ni Jain. Oo, si Jain nakagad yung pinenta ko kasi wala ko ibang masasabi. Again. Yun, sabi, tuwa si bride kay Jain. Wow. Kaya pala daw, ano, napaka-accommodating ni Jain. Sabi ko, hindi po accommodating po talaga yun. Napakarami namin diniscuss, pero yung maalala mo lang talaga kay Groom, fruit lover siya, lalo na yung mango. English kami, nag-English kami. Paano nga yung kunyari English? Ang hirap! Paano ko sinabi yun? I'm prompt. Natatawa ako kasi syempre. So sobrang dami kong gusto sabihin, oh, chum. Sabi ng dalawang couple, huh? Kasi nag-chubby-chubby na yung English. Nagpatong-patong na siya. Tapos sabi niya ni Bert, ano yun, miss yan? Ay, sa Tagalogi ko yung ganun. Check niya yung English. Kunyari nga, mayroon kang diniscuss. Kompleto na po ba tayo dito sa ano? Paano sasabihin? Wala, binasa ko lang dito sa contract. Buti na lang English yung contract. Di ba English yung inclusion? Sabi ko, buti na lang. Di ako mahihirapan na ito mag-explain. First dance, sabi niya, do I have to dance? Sabi niya yung groom, yes sir, the sexy dance. Gumanon ako, sabi niya, we will discuss that. Kinakabahan siya, why all the program is about dancing daw? So sabi ko, so sabi niya, bakit to yung mga, ano, yung mga pang-price natin is material. Most likely material like power bank, cell phone. Why we would give them some mango? Kasi mango lover siya ka. One piece is mango. Go for the winner. Nabasa mo na ba, Jess? Ang haba nung tinag ko doon, ninyo man lang binasa. One piece is mango. Tapos tawa na kami ni Bride. Nagtitigan kami ni Bride. Tapos sabi ko, sabi niya, or even just a hug. If you were our winner, I will give you a hug. Sabi ko sa kanya, yes, we will do that, but all the Filipina will hug you, sir. Sabi ni Bride, they will hug you. Kaya basta ang sweet ni Bride. Sarap kausap lang ng Bride. Hindi ko rin na malayan, of course, na kami nag-meeting. Kasi nga tawang-tawa kami, tawa na kami ng tawa na. Si Jain ay may i-re-recommend si Groom na Korean. Wow! At ang Korean guest doon ay tatlo lang. The parents, both parents and the groom. Eh, yung papakilala kay Jain? Through messenger. Group chat, together with group. Naging successful si Yhan sa meeting na yun. Meron lang akong gustong tanungin. Halimbawa, yes. Nalaman mo na Koreano yung imimit mo. Ano maging reaction mo? Siyempre, magre-ready ako. Magre-research ako. Wow! Yes, paano? Magre-research ako ng mga ano. Annyeonghaseyo! Sarap lang. Wala pa rin. Ano pa rin? Buti nyo nga, pakabay talaga ng brand. Kakakita lang namin, di ba? Tapos pinabili niya si Opa ng ano, Opa rin tawag niya. Pinabili niya si Opa ng pagkain. Pagbili niya ni Opa, sabi ko, Ma'am, naku, onti lang alam ko sa English. Tapos sabi ng group pagkatapos ng meeting namin, thank you, ingat ka, thank you for helping my wife. Wow. Katuwa talaga si Yhan. Kasi yun naman talaga dapat. Dapat maging totoong tao tayo, hindi yung mapapanggap. Imagine mo, sinong normal na taong kakausapin yung client na sabi niya, hindi ako marunong mag-English, mapakisalba ako, di ba? Sinong normal lang taong magsasabi nun, si Yhan lang! So siya ay abnormal.
Hindi, ganun siya. Totoong tao talaga, diba? Kaya siya ay minamahal talaga ng mga client, ng mga kasama niya, ng mga colleague niya, ng mga co-supplier. Yung tipong parang pagdating namin sa event, uy, asan yung kasama mo? Yung nagbigay ng fudgy bar sa amin. Yung nangingi ng Yossi, yung nangihipo. Pero nahanap agad siya. Kaya talaga si Yhan, siya talagang hinanap lagi, di ba? Siyempre dahil Korean nga si Sir. Uh-huh. Kaya nag-i-explain sa kanya yung mga surprise natin. Yung p***ng yung sinabi ko sa kanila. Hindi mo in-explain kay Groom yung p***. In-explain ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, before you get the you will get the but the is just arrived soon. Tatawa talaga ako doon sa English ko. Dire-diretso. Tapos sabi ng couple. Kapag ka nag-gaya, didiscuss ako ng slow na English. Katrabaho yung puta ko. Go. Na ibig mo sabihin doon sa ano, the will just arrive soon. Will arrive soon, syempre. They are, if I give that to the hands of the groom. So it's arriving. It's arriving. Just like lava move. Knocking your door. Oy, kaya nakakatawa talaga. Dahil sa sobrang dami ko ng joke, tapos ini-English ko. Ako lang tumatawa. Kasi ako lang nakakaintindi. Pero buti na lang yung Brian, ang galing niya kasi natatawa rin talaga siya kahit papaano. Sabi ko, hard. Tapos sabi ko, mahirap. Sabi ni Brian, hard. The hardest thing. Dinudugtungan ni Brian kapag hindi ko alam. Sabi ko, oh, thank you ha, mag-nosebleed talaga ako. Hindi, kasi sabi ko sa kanya, this is hey, a... At saka parang wala na sa lang, pakialam kung tama ba yung grammar. As long as nagkakaintindihan kami. Ganon! Galing! Pili ko, nung pagkatapos ng meeting na yun, ang galing-galing ko mag-English. Wow! Kasi mahil pumupo na! Pero natatawa ako kasi sa alam ko naman sa sarili ko. Tapos nag-explain si Brian. Tsaka kung mag-iisip, binabasa ko na yung kasunod na yung didiscuss ko din. A few moments later. Snub. Wait, okay ka lang? So we would like to give our great congratulatory greetings and remarks for Yhan for being able to meet a client who is a Korean who only speak Korean and English. Kahit na medyo challenging yun, she was able to still do it. Why? Because she believed in herself. That is number one. So dahil naniwala siya na kaya ko to, basta mairouse ko. Number two, she just became herself, which is really great na nagpakasarili lang. Ay, ano na? Nagpakasarili? Kung ano siya, yun yung pinakita niya, yung inner being niya. Yeah. Nagpakita siya ng flesh. Nagpakatotoo siya sa sarili niya. She was able to pull it off really successfully. Why? Because client commended her, most especially the groom, sabi niya, thank you for helping my wife. Sabi ng groom. So talagang super happy talaga si client sa kanyang meeting. I'm so excited to meet the couple as well, to host their wedding. The host herself, well, excellent. Highly recommended because she talked spontaneously. She talked spontaneously, not boring. Ang galing ng host siya for a limited time. Na-given to them to prepare. Na-pull off niya na yung Filipinian wedding concept for today. Swabe yung pagkaka-English niya sa aking pagkaka-Tagalog. Transition is great. Ako yung host, gusto ko yun din mag-host sa kasal ko. Yeah. Very professional. My impression to her is the same as what I saw from the video on YouTube. She was very cheerful. She engaged every guest to enjoy the party. Yeah. And not only that, I think the guests are giving us a good review about the hosting, that there was never a dull moment during the reception program. Yeah. So thank you, Ms. Hostam.
for making our wedding memorable and very exciting. Thank you so much for your hospitality too. 진심으로 감사합니다. 진심으로 감사합니다. 우리 결혼을 정말 특별하게 특별하고 재미있게 만들어줘서 정말 감사합니다. 다음에 또 만나요. Yeah. See you.